Magandang hapon po. Ito po ang ating weather update ngayong araw, August 3, 2021. Yung ating mga minomonitor nga po ng mga sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, limang klase po yan. Meron na po tayo ngayon na sinasabing dalawang bagyo. Ngayon nga po yung tropical depression dito po sa may parte ng Hong Kong, ngayon po ay nag-intensify na po siya into tropical storm, na meron na nga po siyang lakas na aabot na 65 km per hour. Malapit po yan sa gitna at meron po yan pagbugso na aabot na 80 km per hour. Nasa layo nga po siyang 727 km west of LOAOG, Ilocos, Norte. Kung mapapansin nga po natin, kahit malayo po itong nasabing bagyo na ito, pinapalakas nga po niya yung habagat at ito po ang nakakaapekto sa ating bansa. Ito naman isang low pressure area dito naman po sa may silangan ng Taiwan at low pressure area dito po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, dito po yan sa may Philippine Sea. At yung isa naman po ang ating tropical depression, dito naman po yan papunta naman sa may silangan ng Taiwan. Japan. Kung mapapansin nga po natin, ito po nga nasabing mga sama ng panahon ay magpapaulan dito nga po sa malaking bahagi ng ating bansa. Dito nga po yan sa may extreme northern Luzon, sa may Itbayat, sa may Basco, Batanes, sa may Calayan, at saka dito po yan sa may Claveria, sa may Burgos, sa may Apari, sa may Santa Ana, sa malaking bahagi ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Posible po tayong makaranas dyan ng mga malalakas at katamtamang pagulan. At sa ilang bahagi naman po dito po sa may Palawan, posible rin po tayong makaranas ng mga pagulan. Even Metro Manila, posible po tayo makaranas mamayang gabi ng mga mahihina at may pabugso-bugsong pag-ulan, pati po dito sa may parte ng ating Visayas Region. Posible rin po tayo makaranas dyan ng tuloy-tuloy na pag-ulan at posible nga po yung flash flood at saka yung landslide, lalo po yan pagka in terms na malalakas po yung dating ng ating pag-ulan. Dito naman po sa may Zamboanga City, kung nakikita nyo nga po, posible rin po tayo makaranas dyan na may mga malalakas na pag-ulan at posible rin po yung pagbaha. Check naman natin yung ating advanced weather forecast. Kung mapapansin nga po natin, tuloy-tuloy po tayo makakaranas ng mga pag-ulan. Pagdating nga po ng August 4, ito po yung ating next possible scenario. Makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan. Pagdating naman po ng August 5, ito po yung ating next possible scenario. Yung LPA nga po dito sa may silangan ng Taiwan ay posible nga rin po ito mag-intensify into tropical depression. Kung mapapansin naman po natin yung tinatahak po ng tropical storm dito sa may Hong Kong ay dito po yan posibleng dumaan sa pagitan po yan ng Taiwan at ng China at hindi pa naman po inaasahan yung landfall scenario. August 6, ito po yung next possible scenario niya. So kung dito po mapapansin natin sa European Center na dito nga po sa Siemen, China, posible pong magkaroon ng landfall scenario yung itong ating nasabing tropical storm. At habang papalayo nga po itong nakita nating tropical depression papuntang Japan, at pagdating naman po yan ng August 7, ito po yung ating next possible scenario, mas mag-i-intensify pa nga po itong nasabing bagyo na to habang papalayo ng ating bansa at papalapit naman sa may Japan. Kung mapapansin natin, habang lumalayo na nga po itong mga nasabing sama ng panahon na to, ay unti-unti pong gaganda ang ating panahon at muling sisikat si Haring Araw. Pagdating naman po ng August 8, ito po yung ating next possible scenario. Makakaranas na po tayo ng maliwalas at magandang panahon kahit po patuloy na nag-intensify itong nasabing bagyo dito po sa parte ng China. Sa ngayon po, ito pa lang po ang ating available data. Manatili po tayo nakatutok sa ating weather update. Mamaya po maglalabas po ulit tayo ng panibagong update natin para sa nasabing mga sama ng panahon. Manatili po tayo nakatutok. Mag-iingat po yung mga kababayan natin na posibleng makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dyan sa ilang bahagi ng Luzon at ng Visayas Region. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa atin.